Ayun guys, so nagbabalik tayo ngayon dito sa ating yan. Oh guys, magandang gabi no. So ngayon guys, natapos na natin yung previous lesson natin no sa ating login and registration form and then yung ating express router no. So nalinis na natin siya. Ngayon guys, ito na yung inaantay ng lahat no. Yung ating user authentication guys no. So dito guys sa user authentication, ang mangyayari sa atin, gagamit tayo ng bcrypt number 1, number 2 gagamit tayo ng JSON web token, and then number 3 gagamit tayo ng cookies, and number 4 yung lastly natin gagawa tayo ng sarili nating middleware no. So kasi guys, ang marami ng tanong ng iba, paano minamanage yung mga users no. So dalawa ngayon guys, ang ginawa natin, dalawa yung users natin, isang admin, isang user. And then guys, dito ang gusto ko lang ipakita dito sa person natin, ang goal natin for this lesson, ang gusto ko maglo-load lang tong table na to kapag nakalagin yung admin natin no. So pag ordinary user lang, hindi siya hindi lalabas yung ating data dito. So paano natin gagawin yun guys? Dito guys, gagawa lang tayo ng sarili nating route. Guys, magpo-focus muna tayo ngayon sa backend. Guys, ito sabi ko, medyo madugo tong programming na to. So, naisip ko lang kung paano yung flow. Pero hindi ito yung ginagamit kasi gumagamit ako ng passport. Pero ngayon guys, hindi tayo gagamit ng passport.js. Gagawa tayo ng sarili na nating logic for authentication. Alright! So, paano natin gagawin yun guys? So, gawa lang tayo dito ng isang route. Sa route na yung pangalan natin, siguro authentication. Authentication. .js no. So sa route na yon, kailangan din natin sa yan, authentication. Dito muna tayo sa add. Yan, na-create na siya guys no. So dito kailangan natin i-declare si authentication. Yan, auth. Siguro tawagin na natin siyang auth dito. Pero dito authentication. Alright, and then di-declare din natin guys yung ating route na authentication. So, ano guys laman ng authentication natin, no? So, dito guys, authentication natin, ang laman niya is yung ating user, yung ating database, no? So, yung database natin na schema na user, no, which is hindi pa natin nagagawa, gagawin natin ito mamaya, pero ngayon ilalagay ko na siya, require natin, and then yung ating name ng database dito is models, and then models and user. So sa user gagawa tayo mamaya no. Dito guys, mayroon tayo dalawang function. So ang tawagin natin function na yon is yung isa is login no, and login, and then yung isa is register. So paano natin gagawin yon? Dito guys, register. Oops, wala siya dito. Alright, so ayun guys, bakit meron siyang gano'n? Request. Alright, so dito guys, kailangan natin siya dito ng yan, tanggalin nga natin ito. Bakit meron ako diyang parenthesis no? So, yun guys, so copyin ko lang to. And then meron din tayo ditong function na registration. Now, yung function na, dalawang function na yan guys, yung module export natin no? Tinuro ko na to sa ating previous lesson, module.export with S, and then export natin yung login and then register. So para matawag natin siya no. So dito guys, sa login and register natin, gagawa din tayo ngayon ng ating okay, mali tayo guys. Eto guys, dapat nasa controller siya no. Gagawa tayo dito ng controller natin, authentication.js. Alright! So, ayun, dito. Sa authentication, no? So, copy lang natin yun. And then, dito guys, kailangan natin dito, eto, no? Copyahin ko lang ito. And then, paste natin doon para mabilis tayo. Kasi mahaba-haba itong lesson na to. So, eto, buburahin ko na to. Ang gagawin ko dito guys, so, meron tayong router. Router.post, yung post request natin for register no. So number 1 for login, kasi guys ito ayan, login, and then dito yung ating yung isa naman is router.post ang ating register.
register, no? So skip yan, space lang natin, and then module that exports router, no? Yan, ganyan ang gagawin natin, guys. Ngayon, i-export din natin yung i-import din natin yung ating controller. So controller natin, controller. Yan. Controller natin is controller auth. Tawagin natin controller auth, si auth. Yan, si auth. Tawagin natin ganyan. So required natin. Yan. So puntahan lang natin, lalabas tayo ng isang folder, labas tayo ng isang folder. And then hanapin natin si controller, no? Controller, and then sa controller natin, authentication. Alright, so yun na, lumalabas na siya. Yun guys, so dito sa controller natin .auth, itatawagin natin yung function na in-export natin, which is yung login. No? Login. Guys, kung hindi nyo ko nasusundan dito, naituro ko to sa previous video natin. So balikan nyo lang kung paano. Kasi gagawin ko lang dito mabilisan sa mga, no? So hindi ko na siya i-explain. Ayan, so dito guys, na-setup na natin siya, no? So, dito, may error ba? So, walang error. And then, pupunta na tayo dito. Alright. And then, dito guys, bago tayo mag-proceed dito, gawa tayo ng models natin na user. No? So, sa user natin, ito na yung user.js natin. Guys, yung iba kasi nagtatanong, so, gumagawa sila ng multiple user, no? Sa multiple user dito, so, kung admin ka, ibang schema din for admin. Pag user ka, iba din schema ng user. Pero dito guys, ituturo ko sa inyo, iisang schema lang, no? Pero paano natin i-manage yung kanilang mga, ano, mga user. Right? Alright. Guys, ang technique lang doon is middleware, no? So, dito, username. Sa username, ano kinuha natin? Password. And email. And then, sa email na, guys, hindi na ako maglalagay ng ano dyan, ha? Sa email natin, kung ano pa sunod natin dito is admin. Tapos ito guys, naka-boolean. So, ang type ko dito, is boolean. And then, yung aking default is false. No? Ang default value niya, so pag nag-create ka, hindi siya false siya. So, dito rin, ganun din gagawin natin dito. So, ito guys, ang magiging middleware natin mamaya. So, ito yung nagmamanage ng ating user. No? So, yan. Yan, guys. So, okay na tayo dito. So, balik na tayo doon. So, I think gagana na siya. And then, guys, uunahin natin si register. So, ano yung mga component natin kay register? So, gagamit ako dito ng async, no? Async natin. And then, gamit tayo dito ng try and catch. Try and catch. So, medyo mabagal na yung aking laptop talaga. Try and catch, pag nag-error, send ka ng JSON or mag-send ka ng file na error, and then yung ating message sa error, no? So, yan. And then, kung wala naman, gagawin na natin dito, i-decode na natin yung ating body, no? Sa ating registration. So, ano yung mga body natin sa registration? So, ang kailangan natin sa kanya, so, guys, hindi muna ako gagamit dito ng sanitation, ha? Bukod topic natin siya gagawin, no? So, dito, mga basic lang muna tayo. So, meron tayong password. And then, ating email. So, email. Di ako gagamit muna dito, guys, ng ating, ano, request.body. Alright! So, dito, guys, anong gagawin ko dito, guys? So, since nga sabi ko kanina, gagamit tayo ng bcrypt. So, pag gusto ko, i-hash yung password natin, no? So, paano natin gagawin yun? Paano natin siya i-hash yung password? So, ang gusto kong mangyari dito, guys, meron ako ditong constant encrypted. Siguro pangalan natin encrypted password, no? So, sa encrypted password na yun, meron akong await, no? Eto guys, hindi pa natin nagagawa to. At gagawin natin to. Pero, ang function niya, tawagin natin siya siguro hash password. And then, dito, yung kanyang, yung mismong i-hash natin kung anong password, no? So, dito, yung password na mismo i-hash natin. Alright! So, paano natin guys, gagawa tayo dito ng ating, ano, hashing ng password, no? So, paano natin gagawin yun? Siguro, gawa tayo dito sa taas. Pero, bago kong gawin yon, siguro gawa na tayo dito ng ating function. So,
Guys, marami, since marami tayong functions for hashing na gagawin, so kasi nagagawa tayo compare hash and yung ating authentication, gagawin ko na siya, ano ah, destructive, ah, yan. Yan, so dito guys, hashing password natin, so dito, meron din tayo, siguro isa-isa lang muna natin, no? So, dito guys, from, required natin. I-required natin destruction. Ayun guys, yung gusto ko sabihin kanina, destructuring. And then, kukuha, siguro gagawa dito ako ng config. Config, and then ito yung config natin na authentication. Siguro tawagin natin authentication. No? So, gagawa ako ng folder guys na folder na config. No? So, dito sa backend, gagawa ulit ako ng folder na config. So, tawagin natin config. So, ito yung hashing natin, guys. So, dito sa config natin, meron tayo ditong pangalan na authentication.js. No? So, yan. So, sa authentication.js, guys, ito yung sinasabi ko kanina, gagamit tayo ng library na bigcrypt, no? So, ito yung inopen ko na siya. So, paano natin gagawin siya? First things first, kailangan natin siya i-install, no? So, install natin, saan natin i-install? Sa front-end or back-end? So, i-install natin siya sa back-end, no? So, install lang natin sa back-end siya. So, while waiting, try lang natin sa obvious internet ko. And then, so, dito sa documentation niya, sabi dito, kailangan mo siya i-required, no? So, i-required natin siya. And then, i-required natin siya dito. Right? Alright, tapos guys, so dito sa function na to, since gumawa na ako kanina, so meron tayo pa rin dito module.export, kasi magagawa tayo maraming function dito, no? So, module.export, ito yung sinasabi ko guys kanina sa first lesson, sa lesson natin ng routing, no? So, kung hindi ka marunong gumamit ng, ano, ng routing, so talagang mahihirapan ka mag-troubleshoot along the way, no? So, ayan guys, so in-export ko na agad, i-export ko tong function na to, yung ginagawa ko na hash password. Ito na yon, right? Alright, so ayan, so dito meron tayong argument na password, no? So meron tayong password dito. And then guys, ang gusto ko, since gumamit tayo dito ng await, no? Gumamit tayo ng await dito, gagamit tayo dito ng promise. So paano gumamit ng promise? Hindi ko pa ata to naturo sa inyo. So magre-return lang ako, new promise. Promise, and then gagamit ka tayo dito guys sa loob niya. Meron dalawang promise, so merong resolve and then reject, no? Pag true siya, pag okay siya, yung itong callback natin, pag kunyari resolve to siya, i-resolve, ano mo siya, resolve mo siya. Kung merong error or something na ano, i-reject mo siya, no? So, and just irarap natin sa ganyan. So, balik lang tayo sa documentation. So, sabi dito, meron dalawang technique, no? So, technique 1 and technique 2. Autogen, salt, and hash. So, ito gagamitin natin, guys. Bcrypt. So, dito, guys, i-copy-paste lang natin siya. So, ating password dito, which is yung ating password, no? Yung salt hash natin, guys, kailangan i-declare natin. So, ano ibig sabihin nito, guys? Ayusin ko lang muna, ha? Dito, siguro constant salt natin is 10. Right? Ano ibig sabihin ng salt rounds natin, guys? No? So, kung ikaw ay hacker, no? So, mag-generate ka ng, eto guys, delay to. Mapapansin nyo pag maglalagin kayo sa Facebook o kaya sa Google, no? Minsan matagal, minsan may delay. May delay siya. So, yun guys, yung salt rounds natin. Kasi guys, pag sa hacker ka, pag mag-generate ka ng mga password, kung mabilis ka, kung kunyari, ginawa mo siyang 1, ang bilis na mag-generate. So, madali ka ma-encrypt nun, ay ma-decrypt nun. Kung ikaw ay naman mataas, much better yon. Matagal siya mag-loading. So, yun guys, ang kagandahan niya. So, dito, ina-assign din natin. And then, dito guys, kung makaka-encounter siya ng error, bakit tayo mabura? Oops. Ayun guys, continue lang natin. Nagkaroon ako ng technical error, no? Kala ko nagre-record pa ako, pero hindi na, no? So, dito guys, balik ang tanaw ko lang dito. So, sa bcrypt natin, hash password. So, naglagay tayo ng password dito. And then, bcrypt natin. So, salt rounds natin, guys, yung 10, ibig sabihin yan, is yung ating delay, no? Yung delay natin sa pag-encrypt.
mag-generate ng ating hash, no? So dito guys, pag yung error niya, ni-reject tayo, ni-reject niya yung error, no? So meaning pupunta siya doon sa catch, no? And then pag resolved naman siya, pag walang kung okay siya, ilalabas niya yung hash password natin, no? So paano niya ginagawa 'yon? So balik lang tayo dito, guys. Dito, testing natin, no? So pag nag-register ako, register. Yan. So pag nag-register ako, guys. So let's say register tayo ng Yan, tinga. And then pag nag-register tayo, guys, makikita nyo dito nagbibigay na siya ng hash password. Alright. So guys, yun. Yun ang ating technique doon, no? So nagbibigay na siya ng hash password. So ano yung next natin, guys? So meron tayong encryption password, encrypted password. So ang ano natin, guys, ang next step natin, guys, gusto ko i-check natin doon sa database natin kung yung username or password ba is naka-registered na, no? So paano natin gagawin 'yon? So let's say gawa tayo ng Y dito, and then await tayo dito, user that find one. Alam nyo guys, ang layo ko na kanina, nalaman ko hindi pala nagre-record yung aking nakakainis. And then user that find one, so sana hindi kayo malito. And then ang gusto ko dito yung ating username muna. So username and then username. Alright, dito guys, pag meron yung, pag if yung Y natin merong laman, meaning, so magre-return tayo dito ng press.json. Magre-return tayo dito, guys, ng error. No? So sa error natin yun, guys, oops. Email, username. Pangalan natin, username already exists. Yan. Yun, guys. So ganun din gagawin natin, guys, sa ano, sa email, no? So sa email, paano natin gagawin yun? So palitan ko lang to ng Z para hindi siya mag-conflict. Siguro dito palitan natin siya ng Z din. And then dito, guys, papalitan natin siya ng email. So email din dito. So oops, email address already exists sa database. Kung wala naman, guys, ang gagawin niya, mag-create tayo, no? So paano tayo mag-create? User then await user that create, no? Create natin yung ating details. So hindi pa pala tayo nakagawa ng details dito. So gagawa tayo ng details. So details natin dito after nito, guys. So let's say konsa tayo ng details, no? So hindi dito, guys, hindi pa tayo gumagamit ng ano, ah, ng sanitation na. So tuturo ko siya different lecture natin, no? So dito, guys, i-spread lang natin yung ating body. And then ang gusto ko dito, yung password natin, i-update natin, no? So i-update natin into hash password natin. Alright! And then, so ano pa ba? Wala na. And then yung details natin, guys, ipipin natin siya details. If yung na-encounter siya na error, so kunyari during the ano, nawalan siya ng internet connection, so hindi siya nag-complete, hindi siya nag-success, magre-return siya ng error. So meron din tayong lesson, guys. So ang gusto ko, pag na-encounter tayo ng error dito, hindi tayo nagsisend dito. Gusto ko dito rin nagsisend. So ang gusto ko, lahat ng error natin dito napupunta sa catch. So tuturo ko rin sa inyo paano ginagawa yun. Another topic natin yun. So dito, guys, ito pangalan natin, oops, something went wrong, no? Yan, something went wrong. Alright, so dito, guys, pag success, so ang gusto ko, press that, pwedeng send natin, function, success, and then, pag success natin, successfully, registered. Alright, so, ayun, guys, so testing natin, guys, no? So, i-testing natin yung registration natin. Refresh ko lang to. And then, yung name natin, Jomar, and then Jomar dito. And then, hindi ko, guys, inaano, nilalagyan muna itong mga restriction, ha?
yung kunwari email, password, dapat ilang capital letter, hindi mo natin ginagawa yung gano'n. So, ibang topic, ang gusto ko yung logic natin kung paano ginagawa yung user authentication. So, dito guys, ito yung kainaanan naman ni ano, naiinis ako, hindi na naman siya nag-update. Ayun guys, so, oops, username already exists. So, meaning, nag-success siya kanina. So, tingnan natin. Ah, kasi guys, kanina yun nga, bago tayo magputulan ng ano, hindi ko alam na hindi pala nag-record. So, ang layo ko na. Nasa JSON Web Token na ako. So, 30 minutes na nakalipas. Check ko nga ulit, mamaya hindi nag-record. Okay, naka 6 minutes na. Dito guys, i-delete ko muna to. No? So, i-delete ko muna ito yung laman ng database na to. Kakatakot naman itong bago kong recording. Alright, so, dito guys, mag-click ko itong register na to, tignan natin. So, ang lalabas niya dito, ayan, successfully registered. No? So, dito guys, makikita mo dito, titignan natin sa database natin, yung ating successfully registered. So, i-merge ko na lang yung dalawa kong video, yung unang video ko, naka 14 minutes. And then guys, so, habang loading, tignan natin, gusto ko lang mapakita sa inyo kung ano talaga yung laman ng ating user. Okay, dito guys, yung password natin, tignan nyo, naka-hash na, no? So, eto guys, yung 10, yung salt round natin, naka-declare din siya dito. So, username, admin, true, user, meaning, ang account ko na to is for admin. Alright, muna mapakita ko sa inyo paano ginagawa siya sa middleware. Alright, next, dito, pupunta naman tayo dito sa login natin, no? Ah, ito na naman. Yan na naman siya. Ba't lumalabas yun? I-check ko nga. O, nag-record. Yan. So, dito guys, gagamit ulit tayo ng Tie and Touch. Alright. So, Tie and Touch. Error natin. And then, guys, ako talaga yung taong gumagamit ng Tie and Touch. So, dapat kayo din kasi yan. Talagang sisave sa inyo yan pag yung database nyo nagloko. Para hindi i-down yung database, yung ano niya, yung server niyo, no? So, dito guys, sa login natin, kailangan natin username. Username and yung password niya, no? So, and then, yung ating, again, hindi pa tayo nagsasanitize dito guys, ha? Different topic ko siya itutunog para hindi umaba ang ating topic. Alright, so dito guys, gusto ko muna i-check kung yung username ko is talagang naka-registered, no? So, paano natin gagawin yun? Is user await and user that find one para object ang ibigay. Tignan natin, nakakatakot naman to. Alright, and then ang username natin, yan, pag hindi ko maklik guys, may problema dito eh. Yan. Bibili na ako panibagong ano. Ito na naman yung problema niya. Yan. If username natin, username and username exists, no? So, tingnan natin. If username natin, meaning username natin is undefined or null, meaning wala siya, no? So, lagay tayo ng error. Alright. So, error natin, oops, lagay natin dito, invalid credentials. So, invalid credentials. Alright. Now, kung meron naman siyang account, guys, ang gagawin natin dito, ang gusto ko, gagawa tayo ng, dito, ng compare password. Isa pa, gagawa tayo isang function dito na compare. Tawagin natin siya compare password. So, i-compare natin siya. So, ngayon, guys, dito, ganun ulit. So, sa compare natin dito, guys, kunyari, ito, compare natin. Ang gusto ko lumabas yung sa compare natin, true or false lang, no? So, paano natin gagawin yun? So, meron pa rin tayong await, and then compare password natin. Yung ating, yung input natin password, kahit anong magbalik na ito, okay lang. Kasi doon naman tayo, mamaya-configure naman natin siya. And then dito, guys, yung ating hash password, no? So, input that username that password. So, guys, ang gusto ko, pag in-output natin ito mamaya, pag nag-login tayo, tingnan natin, is valid ba siya? Tingnan natin. Is valid ba siya? Kung valid siya, dapat lalabas siya, is yung ilalabas niya is true. Or kung hindi naman, dapat false, no? So, tingnan natin. So, balik punta na tayo dito, guys, sa isa natin. So, since nag-compare password na tayo, nag-declare na tayo dito, dito, mag-declare na tayo ng compare password natin. Alright. So, dito guys, console.log natin, compare password, and then,
Arrow function ulit. Dito guys, sinasabi ko kanina, meron tayong original password, right? And then yung ating hash password na galing sa database. Hash password sa database natin galing. Alright. So dito guys, gagamit ulit tayo dito ng ating promise. Kasi guys, ang kagandahan talaga ng promise, no? So, eto guys, explain ko ah. So, dapat different topic to eh. Dito guys, kung hindi ka mismo mag-promise doon, hindi ka mag-await dito. Meaning, pag nirun mo yung program mo, dumaan siya sa 11, i-jump niya agad ng 12 yun. So, meaning, ang user mo is undefined kasi hindi niya pa itapos i-process tong function natin. Wala pa siyang output. Binabakan niya na agad eh. Pag promise guys, parang nangangako ka lang sa girlfriend mo. Siyempre yung girlfriend mo nag-aantay. So, yun lang din yun. Kailangan mag-antay muna siya ng value no, bago siya mag-proceed. I-hold ka muna niya. So, ganun guys yung ano promise natin and await. So, dito guys, promise natin. Dito guys, since ang promise natin dito, ano lang, wait lang, baka nawala na naman. Yan. Dito, ang i-return lang natin. Ba yan? Yan. Ang i-return lang natin dito guys, since true or false lang, so ang gusto ko lang dito resolve. So wala tayo ditong reject kasi pag naglagay tayo ng reject dyan, mapupunta siya sa catch. Hindi natin makukuha yung ano, yung value na false. No? So dito guys, pupunta lang tayo sa documentation ng bcrypt. Saan ba yun? So dito guys, so control, so ito daw. To check a password. Yan. So load hash password from db. Yan. So ito yun guys. And then, pipisa natin siya. So, compare password natin, ito yung password natin, right? And then, yung ito yung ating hash password, no? So, dito guys, pag sinabing error, if error, ang gagawin natin, if error, resolve tayo. So, meaning, pag error yan guys, false yan, ilagay natin yung resolve mismo. Right. So, alright. So, dito guys, pag ano naman dito, i-resolve pa rin natin. Kung hindi naman siya error, kumbaga true siya, i-resolve pa rin natin siya. No? So, ngayon guys, test natin. So, dapat lumabas dito, yung unang testing natin, yung tamang password, and then yung sunod yung maling password na. So, paano natin gagawin yun? So, dito na tayo sa login. No? So, sa login natin guys, sa login natin, so meron tayong Jomar and then Jomar. Yan. So makikita natin dito guys, ang nilalabas niya is true, right? True. Meaning tama to kasi Jomar naman talaga nilagay ko kanina. Kung mali yung password ko, ang gagawin niya dito guys, nadilin na naman siya. Ang i-display niya dito is false kasi nga mali yung password mo. So hindi siya i-compare doon sa database natin. Ngayon guys, abayan ano na to. Yan. So dito guys, kung mali naman yung user, kung mali naman yung username ko, ayan, makikita mo dito guys, invalid credentials. So, nagbato siya ng invalid credentials. Alright! Then guys, so dito, okay na tayo. Check natin kung nagre-record. Yan, nakaka-ano na tayo. Yan, kung dito guys, ang next step naman natin dito, so, pag ito ay true na, so, ang gusto ko, ilagay natin siya sa cookies. No? Kumbaga, kasi sa, guys, usually ginagawa sa session. Depende sa inyo sa headers. Pero naisip ko lang kanina, bakit hindi ko ilagay siya sa cookies? Tignan natin. Tapos yung cookies natin, parang si ano, tignan natin. Kunyari, ito, si MongoDB. Tignan nga natin to. Kung gumagamit siya ng cookies. Sa application. And ayun, guys, gumagamit siya ng cookies. Ang dami nga niyang cookies, oh. So, yan guys, gagamit din tayo niyan. So, paano natin gagawin yan? So, dito guys, pag... Yan. Dito, maggagawa ko ng middleware. No? So, kung false siya, kunyari, if compare ko is false or undefined siya, lalagay ako dito ng... siguro maglagay ako dito para safe lang tayo. Maglagay ako dito ng ano, return na... invalid or lagyan natin dito or ay tama, pwede naman yan, yun for invalid credentials, no? So yun guys, again, paano natin siya magano, kung gagawa ulit ako dito ng generate token, no, gagamit na tayo dito guys muna ng JWT. So paano ginagamit si JWT? So dito, bago tayo pumunta doon, gawa ko ng function dito, generate token.
So, si token natin. Yung token natin, guys, ang ilalagay natin sa cookies natin, no? So, paano natin gagawin yun? Generate token. So, mag-generate tayo ng token. And then, again, ganun ulit yung gagawin natin. Constant natin dito, token. So, ito yung output niya. Meron tayong ulit await. So, meaning, gagamit ulit tayo ng promise. And then, gagamit tayong generate token. Generate token. Alright. So, token. And then, sa generate token natin, guys, meron tayong dalawa. Meron tayong, ano, ipapass argument. So, ang ating, siguro, pang-ano natin, ano ba yung gusto natin? So, dito, siguro, lagay natin is yung email na lang. Yung ipapass na, yung i-encrypt natin. No? So, email na lang. And then, yun, guys. So, stop muna tayo dito. Tayo natin i-print yung ating token. So, para makita nyo. Token. And then, token. So, kasi guys, dito natin i-set mamaya sa baba yung ano eh, yung ating cookies. So paano i-generate yung token natin, guys? Yan. Kailangan natin i-install ulit yung JWT natin, no? So, install natin yung, wala pa tayo na-install pa lang JWT. Kailangan natin i-install si JSON Web Token. So, pupunta lang tayo dito sa ating authentication. Alright! So, dito guys, import natin si siguro sumuha muna natin. So ano ba si JWT? Yan. So 2 million ang gumagamit sa kanya, no. So yan. Ano 'to eh? Decoded 'to eh. Hindi to yan. X na natin yan. Hindi natin kailangan yan. So dito, ang sabi dito yan guys, 6 million ang gumagamit sa kanya. Install daw natin si JWT. Saan natin guys i-install si JWT? Sa backend natin siya install. Alright. So dito guys, habang nag-aantay tayo, i-export daw natin si, i-record daw natin si JWT. No? So si JWT, i-record natin. So yan, si JWT yan. So gawin, palitan ko lang itong constant. No? So yan. Si JWT, yan, JSON Web Token. So, sa token natin, guys, dito, paano natin gagawin nyo? So, mag-create tayo ng promise. So, meron tayong ginawa dito, di ba? Remember, generate token. Ating function. So, yan. So, mag-generate tayo ng token dito. So, mag-generate tayo function niya. And then, meron tayong argument doon, guys, di ba, na email, no? So, arrow function ulit. And then, guys, dito, nakalimutan ko, gagamit ulit tayo dito ng, siguro huwag natin gumawa dito ng asynchronous. Gamit tayo dito ng promise ulit, no? So, return, new, promise. Ganda sa, guys, gamitin si promise, sobra. Promise. Promise. So, si-resolve natin yan. So, i-wrap natin ulit yung ating generate token, no? So, dito guys, sabi dito sa documentation, yan. So, token generate JWT sign, yan, no? So, yun ang gagawin natin, no? So, sign natin. Then, after nun, meron siyang, I think meron siyang verify. Yun, si verify din. Parang ganun lang din, guys, si, ano, kay Bcrypt, no? So, gusto ko lang ipakita other way, no? So, dito, let's say gamitin natin dito guys si ayan, eto yan, copy natin yan and then dito, gawa tayo dito ang token natin, gusto ko hindi siya na-edit, token natin is equal to JWT sign ating dito, let's say ang tawagin ko siyang sub, yung ating ditong sub is yung ating email. And then yung ating eto guys yung key ano mo yung keys mo. So ngayon ganyan lang muna tayo, no? So yeah, later ang papakita ko paano siya dapat process and by tayo, no? So papakita ko rin sa inyo later anong paano siya. And then guys, pwede ka dito mag-parse ng ano expiration niya, no? So expiration natin ang key niya is expire, no? So expires in with s guys, ha? With s. And then ang format niya, kung 1 hour ka, ganito. 1 hour. Alright. Wala kang hour. Pwede, actually, pwede din yun. So, na-testing ko rin yun before. No? So, yan. And then, kung ma-hash ka na niya, so, kung okay na, walang error, so, na-encrypt ka na niya, so, maglalabas siya ng token. So, dito pala, wala tayong reject. So, ibibigay niya dito token. Token. Alright. So, magre-resolve siya ng token dito. Tignan natin, guys. So, generate token. So, dito. Generate token. Generate token image. So, tignan natin, no? So, tignan natin.
paano ba? So, dito, saan nga ba? Sa login yun, no? So, sa login natin, Jomar, and Jomar, dapat Jomar, Jomar. Jomar, Jomar. Yan, guys. Tingnan natin, di ba? Hindi siya naka-play. Kasi nag-install tayo. Yan. So, dito, fail to pay. Ah, kasi kaka-login. Kaka-ano. Yan. 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 Ito guys, tingnan mo, nag-generate siya, valid cost true kasi tapos nag-generate siya ng token, no? So, paano naman natin guys ito ilalagay doon sa ating cookies, no? So, meron na tayong token na nakukuha. Alright? So, yan. Anong purpose ba natin ito guys? Bakit tayo gumagawa ng JWT tapos ilalagay natin sa cookies? Gusto ko kasi malaman ng server natin kung gusto ko pag nag-login ka na isang beses ka na mag-login, no? So, until you reach yung inyong expiration, no? So, pag na-expire ka, automatic mawawala na yung token, yung cookies mo. So, mag-login ka ulit. So, ganun ang logic niya guys, no? So, hindi every time na mag-login ka. So, yun guys, paano natin gagawin yun? Dito. So, guys, we need to install again, ulit yung ating ano, ay, we need to install yung ating cookie parser, no? So, sa cookie parser natin, wait lang guys, inom lang ako tubig. Yan. Nakakapagod din pala guys magsalita mag-isa, no? So, ayun guys. So, dito, pwede tayong mag-send ng ano, di ba, dito, pag, meron tayo dito guys, kasi sa, yung cookie parser natin guys, para ma-save siya, kailangan mo dito mag-rest.cookie, no? So, cookie, nakakapagod din pala magsalita ng bobo nung dire-diretso guys, no? So dito guys, meron tayo dito, papangalan natin kumbaga object sa guys na ganito, ha? Pero hindi siya nakaganyan, ganito yung format niya, access ko na tawagin natin access token underscore token, so tawagin natin ganyan. So sa access token na yun, yung value mismo ng ating token, alright? Alright, so dun guys, sa value ng token na yun, pwede tayong mag-assign ng maximum age, no? So meron din tayong maximum age dito, pero yung format niya guys ganyan, maximum age. Dito guys, ang format niya is yung ating R, kung ilang oras, kunyari, ilang isang oras lang, 1, multiply mo sa 60 minutes, and then, ang ating, naka milliseconds kasi guys, so, mumultiply mo sa 1,000, no? So, pwede mo natin tanggalin yung 1. So, ang katumbas ata niyan, so, gawin na natin guys, 60,000. So, wag na. Pero pinakita ko lang yung ano. Meaning, 1 hour siya ma-expert. And then, guys, meron tayo dito yung tinatawag na HTTP. HTTP only. No? Dapat ito, guys, naka-true. No? Kung lalo na pag, ano ka, naka-production ka. Meaning, kasi, pag HTTP only, guys, meaning, itong browser lang yung mismo pwedeng mag-access ng cookie mo. Hindi yung mismo JavaScript. Mismo, ayun guys, pag naka-false kasi yan, nasa production ka, ala, pwede kang ma-hack. Kasi, pwede kang i-access. Kunyari, i-access ka bala postman. Pwede kang gawin ganun. So, pwede kang ma-hack nun. So, dito guys, pwede natin mag-send tayo dito, no? So, after nya, mag-send tayo, no? So, nag-set na natin yung cookies natin, pwede tayo mag-send dito ng ating data. Ano yung set natin na data dito, guys? Siguro, ating set na data email, no? So, email. Guys, sa siguro isama ko na rin dito, kasi soon to be, kailangan natin dito ng expiration, no? So, yan, expiration, no? So, kailangan natin to, guys. So, sa expiration, sineset din natin siya. Paano natin siya isiset? So, wala tayong date dito, guys. So, mag-create lang ako dito, guys. Ito, default niya ano to. Yan, di ba date? Naturo ko na to date before. Prototype. Prototype. No? So, prototype. And then, add hours. Ito yung function natin, guys. Yung add hours. So, kasi, guys, may experience nyo to. Pagdating nyo, pinag-deploy nyo yung application nyo sa cloud, 'di ba? Nasa ibang bansa siya. So dapat matama niya yung UTC mo. So ikaw magse-set noon. Kunyari kung magpa-plus R ka, yung plus 8 ka, depende sa iyo kung anong gagawin mo. So dito guys, function tayo. And then sa function na 'yon, yung ating i-input na R, right? Gawin natin H lang siguro para malinis.
And then dito guys, so let's set lang natin this set time. Function din to ni JavaScript guys, yung set time natin, di ba naturo ko na yan. So this dot tayo, and then get time tayo, no? So kukunin niya yung get time into ganito, yung integer na ganyan, and then get time tayo, and then yung ating mismong oras. So yung r natin, siguro lagay tayo ng parenthesis dito, r natin, multiply natin sa 60 seconds, multiply pa natin sa 60 minutes, multiply pa natin sa 1000 kasi naka millisecond format siya. Alright! So yun guys, ang set time natin, and then return natin si this. No? Kumbaga, i-return mo yung value na to. No? Ganun lang din siya. May period. So, yan. And then, guys, kung gusto mo nang may minutes, pwede rin naman yung add time, no? So, kung meron kang add time, kunyari, a-add ka ng 30 minutes, so, kunyari, add ka lang, kunyari, UTC. So, naka-deploy ka, for example, sa US, so, delay ka ng 8 hours. So, plus 8 hours ka, so, mag-a-add ka ng hours. So, doon, guys, yun. So, dito, sige, set lang nga natin. Ganun din, prototype, that, ito naman, add time, no? So, ako lang gumawa lang guys. So, add time function natin yung ating time. So, let's say T. No? So, yung T natin. And then, ganun lang din. Set time ka lang din. Set time. And then, return this. Pero, since nag-add ka ng time guys, babawasan mo ito ng isa. Etong time mo, babawasan mo ito ng ano, na tawag niya itong minutes. So, mag-yan. Yan. Yan lang mo multiply mo. Ay, ayan na yung multiplier natin. So, yun guys. Nakakapagod talaga magsalita guys. Yun. So, ano pa yung purpose na yan? So, meron ba pinagagawa ko niya? Kasi gusto ko magkaroon tayo ng expiration. So, dito guys, expiration natin. Expiration. So, expiration natin. And then, sa expiration natin, meron tayo, kunin natin yung new date. Yung date ngayon, no? So, yung date ngayon. Guys, pag ginawa mo yan, tas ngayon, tama ka, naka-UTC ka kasi nasa Pilipinas ako. Pero, pag dineploy mo yan doon sa cloud mo, yung server mo, yung physical server mo, nasa US, so, delay ka na ng 8 hours. So, dapat aware ka doon. Kasi, pag nag-deploy ka sa production niya, nyari ka. So, mag-add tayo, for example, yung dideploy ko sa US, add tayo ng 8 hours. Alright? Alright. Kasi, yun. Kakapagod magsalita. And then, kukunin natin get time niya. Yung kanyang integer na. Na? And then, yun guys. And then, mag-add tayo. Kunyari, nakuha na natin ngayon. Nakuha na natin exact time ngayon, di ba? Into gantong format. Na gantong format na siya ngayon. Ito yung output niya. And then, ipa-plus natin kung ilan yung... kailan siya ma-expired. Kung 1,000. And then, lagay na natin dito. Hindi. Kasi dito guys, iba yung format, no? So, dito, iba din yung format natin. So, 1,000, multiply natin sa 60 minutes, and then multiply din natin sa 60 seconds. Alright. So, para makuha natin yung tamang oras. And then, umbaga, ito guys, ano niya to? Plus 1 hour siya. Ito, plus 1 hour ka. Kasi format to mismo ni cookies. Ito format to mismo ni JavaScript. Kaya ganyan yung format niya. Ayan, yung format natin dito. So, yun guys, na lagay na natin expiration. So, pag nag-login na ako dito, makikita na natin. Tignan natin kung ano mangyayari. Kung may error ba o wala. So, mag-login ako dito guys, makikita natin ano natin. Nag-save ba? Yan mo, hindi siya nag-load. Medyo bad-bad din si Nodemon. Yan. Ulitin lang natin yung request natin. Yan. So, yun guys, makikita mo, email is not defined. Why? Login ako eh. Email is not defined. Saan yun? Ah, okay. Email is not defined kasi dapat naka-object. So, tignan natin. Yan. Ba yan? Si Nodemon? Ayaw mga... Yan. Tagal na mag-load ni Nodemon eh. Pag nag-ano ka, nag-change ka. Tagal niya. Yan guys, makikita mo dito guys, meaning successful login ka, right? Then binigay niya sa iyo mismo expiration date mo, no? So ito ang format na to guys, naka get time ka, no? So yan, naka plus 1 hour na rin yan.
So sa ba't ko nilagay yan, guys? Kasi doon tayo pag nag-react na tayo magagamit natin yan. Gusto ko pag na-reach mo na yung maximum nag kunyari greater than na yung date ngayon, araw na yung ngayon doon sa na-save mo. I-re-redirect kanya sa login. Kailangan ulit mag-login. Parang ganun, guys. Ganun mismo, hindi parang. So ngayon, guys, dito, so okay na tayo dito. Check natin kung nagre-record. Yan, mag-iisang oras. Yan. Dito, guys, so ano yung purpose natin? So ngayon, ang ito na yung challenge natin. So meron pa tayo nagawa. So dito pala wala cookies, alright? Sa cookies natin, kailangan natin sa kailangan natin mag-declare dito, no? So ng cookies natin. So paano natin di-declare yung cookies natin diyan, guys? Kailangan natin mag-install ng cookie parser. Tingnan natin si cookie parser. Cookie parser. Nakapagod magsalita. Cookie parser. Yan. NPM. Yan. So install din natin 'to, guys. So si cookie parser para kasi para maisama yung cookie par yung cookies natin doon mismo sa request natin yung sa ating mga header, no? So paano gagawin natin? Install natin 'to. And then nakaka 2 million naman din siya. So yan, install natin 'to. And then pagka-install niya, and then yan. Tingnan natin para nodemon.app.js. So, na-install na natin siya, no. So, tingnan natin yung documentation niya. So, sa cookie parser kailangan daw natin siya i-declare. Alright? Alright. And then pag declare na natin dito sa cookie parser, kailangan ayos ko lang. Ayoko ng ganyang format. Yan. And then sabi niya, ito lang gagawin natin, app.use. Alright. 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 So, dito, guys, meron tayong since gumagamit tayo, ba't nandun? Cookie parser. Ba't yan nandyan? Dapat dito ka after. After nito. Yan. Dito, guys, since gagamit tayo ng cookies, di ba credential siya? So, guys, credentials. Sa course option natin, kailangan mag-add tayo, di ba sa allows credentials, kung yung header yung ginagamit mo. Dito, kailangan natin siya i-allow. No? So, i-allow natin yung credentials para mabasa niya. Credentials, true, right? Alright. And then, yan, guys. True. Yan. So, paano pa natin gagawin yun, guys? Kasi, kada request natin sa fetch, kailangan din natin, guys, i-include yung credential dun sa mga post request natin. Dun mismo sa fetch natin. So, paano natin gagawin yun sa fetch natin, no? So, sa fetch natin, guys, kailangan natin ilagay si credentials include ata yun, I think. Inom lang ako tubig, guys. Ah. Ayun. I'm back. So, dito, guys, kailangan natin si tingnan natin si fetch natin, ah. Search natin. Fetch credentials. Include. Tingnan natin ang format niya. Kailangan natin to, guys, include kay fetch. Kailangan may include na. Kasi naglagay tayo ng cookies, eh. So, dito, paano niya nilagay? So, fetch. Yan. Credentials daw, same origin. So, or include. No? So, dito, naka-ano siya. So, tingnan natin. Credentials. Kailangan ilagay natin dito, guys, sa credentials niya. So, front-end natin, lahat ng request natin, for example, kay person. Sa person na, I think, hindi na siya kailangan for login and register. No? So, kailangan natin kay get dito. Since mag-get tayo dito ng credentials natin, include daw. Sama natin siya. No? So, copyin ko lang to. I-paste ko lang dun sa mga iba. So, delete din natin. Lagay din natin to. No? Para ma-allow siya. So,
Kasi pag hindi ka naglagay niyan, guys, iba hindi kanya tatanggapin ng ano, ng back end natin. So knockers ka. Ilalagay kanya sa knockers, no? So ayan. Nakakapagod magsalita mag-isa, guys, no? So yun, ganun talaga buhay. So yun, guys, dito. All right. So okay na tayo. So anong gusto natin mangyari? Wait lang, ha. Dapat makita na natin si Cookies, no? So si Cookies natin, generate token na tayo. So okay, pakita natin, guys. So paano natin papakita si Cookies? Tingnan natin kung nasa-save na yung ating Cookies, no? So magla-login lang ako dito ng Jomar, and then Jomar din. So tingnan natin. Pag nag-login successful, magtingnan natin dito. So meaning wala pa siya. Wala pa yung Cookies natin. Bakit kaya? Sa ating Cookies, hindi natin, okay. Tingin ko kailangan din natin ilagay sa ano. Nasaan na yun? Kailangan natin ilagay sa, where is it? Login. Alright, so set tayo ng Cookies. Yun guys. So lumabas na yung Cookies natin, no? So meaning nandun na siya sa header natin. Nasama na siya. Mamaya pakita ko, guys, paano siya i-view, no? So makikita nyo dito anong kanyang domain, pati yung kanyang expiration, no? So makikita yung expiration niya, no? So dito natin makikita expiration niya. And then kung sinasabi ko nga HTTP, so nandito HTTP only, no? So yan. So yan, guys. So meaning gumagana na ang ating Cookies, no? So paano naman natin siya gawin? Ngayon, guys, ang goal naman natin yan, gagawa na tayo ng middleware natin. I think kailangan natin, lagay ko na rin to sa register natin para hindi na tayo maano. So, kailangan natin ngayon, guys, ang middleware natin. So, paano tayo gagawa ng middleware natin, no? So, okay, ano na yun? So, gawa tayo ng panibago nating controller. Right? So, add, panibago natin folder dito. So, close ko na nga ito. Tawagin natin yung middleware natin na middleware. So, folder natin. Gawa tayo dito ng middleware. Middleware na folder. And then, sa loob ng folder na yon, meron tayong pangalan pang isang middleware. Middleware.js. Right? Alright. Ah! Wait lang, guys. Pahinga lang. Nagigets nyo po ba, guys? So, yun, balik-balikan nyo lang yung video. May sabi ko nga kanina, medyo madugo talaga siya, no? So, yun ang ano natin. And then, talagang ano, focus ang kailangan. So, yun, guys. Sa middleware natin, guys, gagawa tayo ng ano, ng ate, ano kailangan natin sa middleware natin? So, basically, kailangan natin ng ano, yung mismong schema natin ng user, no? So, sa schema natin, ayan. And then, isang labas ka, and then models. Tama? Labas ka ng isang folder, and then models. And then, models and user. Tama? So, user. And then, ano kailangan natin dito, guys? Kung ang, ito yung sinasabi ko, guys. So, nandito na tayo ngayon sa, ano, user, nandito na tayo sa mismong, tawag nito, ating user segregation, no? So dito, guys, consent natin. Kung admin ka, kailangan is admin login, no? Tawagin natin login 'yan. So ating middleware. Sala, kung nakalagin si may ano, kailangan mag-return siya ng true, no? So paano natin siya palalabasin na true? So dito, guys, sa login na to, so lagin ko async to. And then meron tayo ditong request, res and next. Kumbaga, guys, kung true ka, na-satisfy mo lahat,
ng function natin, ininext ka niya. Kung hindi naman, magre-return siya ng object, no? So, yun guys. So, dito guys, meron pa tayo isang function na auth natin. So, dito guys, kailangan auth natin. Yung auth natin, kailangan true din to. So, paano natin yun? Kumbaga, naka-login ba to? Kung question yan, naka-login ba to? Yung itong request na to, naka-login ba to? Or naka-login ba to? Or authenticated ba to? O, since tinawag ko authenticated, tawagin natin is authenticated. O, authenticated. Yan. So, kung authenticated siya, function siya guys, ang gagawin natin. Sa function na yan, isasama natin yung request. Kasi guys, yung cookies natin nandun sa request, right? So, ipaparse natin siya dito. So, kung true yan, so, ang gagawin niya, kung ito ay true, kunyari, yan, true. So, if natin, auth natin is true, and natin, guys. So, dito, sa authentication natin, pwede, sige nga, punta mga muna tayo sa authentication. Module.export. Export. That, yan. So, export lang natin to. So, sa authentication natin, aray. Yan. Punta lang tayo dito sa, siguro ilagay ko lang dito. Yan. Yung function natin na is authenticated. Yan. And then, record natin siya. Saan nakalagay yun, guys? Doon sa ating config, no? So, sa ating config. So, saan ba yung config natin? Lalabas ka ng isa. Wait lang. Labas ka ng isang folder. And then, mahanap pa na yung config. Sa loob ng config na yon yung ating authentication. Authentication. Alright. So, yun. I-rogue yung function na to. So, wala pa tayong function na to. So, kikreate lang tayo, no? So, sa function na yun, meron tayong mag-assign kasi tayo, guys, ng ano. Ng sa request, maglalagay din tayo ng users, yung mga users credentials. So, paano natin gagawin yun, no? So, sa users na yun, so, sa request natin, pag nag-assign na tayo doon, pwede natin siya i-parse dito, no? Kung user natin, request natin, that user natin is admin, yan, kasi mag-assign tayo mamaya, guys, is admin, kunyari, dalawa yan satisfied, true siya, ang gagawin niya, magre-return siya ng next, right? So, magre-return siya ng next. Kung else naman, kung hindi naman siya satisfy, ang gagawin niya, magre-return siya ng request.json. So, magsisend siya ng error. Function natin, error. Lagay natin, since nag-access tayo, so not permitted, pangalan natin, not permitted. Alright? And then, yan. So, yun guys, create na tayo dito. So, sa authenticated natin. Is authenticated natin sa function. So, paano natin gagawin yun? Saan ba yung authenticated natin? Dito sa dulo. So, dito guys, magduduktong tayo dito sa authenticated natin. So, authenticated. So, pinarse natin guys si request kanina. So, ilalagay lang natin dito yung request para maidala natin siya dito sa function na to, no? So, yun. Yan. So, nakakapagod magsalita guys. Sobra. Yan. So, hinahinay lang sa magsasalita. Kasi napapagod na ako magsalita. Ang haba. Ang haba na lecture natin today. Madugo siya talaga. Madugo. And then, guys, dito, siguro gawa para safe yung ating function. Kasi medyo madugo. So, eto, gagamit tayo ng catch dito. So, try natin. Async natin. Kasi gagamit din tayo ng async mamaya. And then, tignan natin, baka di nagre-record eh. Nagre-record. Dito, lalagay tayo dito ng try and catch, no? So, catch natin. Error. And then, rest.json natin. Kung error, rest.json natin. Ganun ulit, error. Error. That, kailangan ko taasan yung memory ng aking laptop. Naka 8GB lang kasi ako. So, yun guys. So, basically, so, gagamit lang tayo dito ulit ng promise. So, yun lang ulit, promise. Kasi gumamit tayo ng ano ko dito, await dun kanina, diba? So, dito guys, ang tawagin natin, si, dito may dalawa, may gagamit tayo dito ng resolve and reject. Ay, yeah, gamit tayo.
kasi marami siya. So, dito guys, sa loob ng promise natin, mag-declare tayo ng value ng token, no? So, kukunin natin guys yung token mismo sa ating ano, sa ating request. So, paano natin kukunin 'yon? So, if there is a request and para safe lang guys, para hindi tayo ma-encounter na error, and request that cookies, meron siya, meron siyang cookies kasi dito guys, nagsiset tayo ng cookies, right? So, ito nasaan na 'yan? Authentication route controller. Dito guys, kasi ito yan cookie, 'di ba? Pero pagdating dito guys, sinisave niya as cookies with S. So, ayun guys, ang kinukuha natin, no? So, kukunin natin kung meron siya, nagsatisfy yung dalawang ano na 'yon, kung meron siyang request and yung request na 'yon merong cookies. Actually guys, pwede siyang gawing ganito eh. Pwedeng gawing ganyan 'yan. Kahit wala na tong end, pwede 'yan. Kahit JavaScript, pwede na 'yan. And then, ang gagawin niya, yung token natin, mag-a-assign siya ng value. Kukunin natin yung value mismo ng yung token na yun. So, request that cookies, paano natin kukunin yung access token? No? So, since array siya, ang gagawin natin guys, access token. Tama? Tama! Yan, alright, alright! Yun guys, so, pag meron na tayong value, so may value na tayo ng token kasi ma-assign mo na siya dito, alright? Alright, so may token na tayo. And then, if token natin, lagay lang tayo para hindi tayo maka-encounter ng error. If token natin, is undefined or null, right? So, ang gagawin niya, so mayroon tayong error ulit dito, no? So, siguro, lagay natin dito, return rest that hindi tayo pwede mag-return kasi wala tayong rest. Ang kailangan natin dito guys, reject para pumunta sa patch. Reject natin error and then lagay natin oops. Hindi dapat error kasi doon ginagawa natin. Sige, try natin. Oops. Something went wrong. Right? Alright. So, yan. And then, ang gagawin natin, pag satisfy silang lahat, so, ang gagawin natin, guys, si JWT na. No? Babalik tayo. Kanina, pinakita ko si JWT. Paano siya biniverify? No? So, eto. Kailangan natin eto mismo. Siguro, eto na lang. Gamitin natin. Semantic na lang yan. Eto, synchronous eh. So, eto na lang muna siguro. Para. And then, JWT. So, na-assign naman natin JWT. Verify yung token natin. Yung laman ng token natin. And then, yung ating key, no? So, guys, papakita ko rin sa inyo paano mag-process and buy, no? So, since node mo nang ginagamit natin, pakita ko rin yun paano ginagawa yun. So, dito guys, so, kung error siya, tingnan natin, kung error siya, reject tayo, di ba? If there's an error, reject tayo. Something went wrong. Yan. Hindi. Wait lang guys ha. Nag-isip ako eh. Pag reject pala, dapat, kasi ang inaasahan natin dito guys, true or false, no? So, dito guys, kailangan pala natin, huwag natin magpo-false tayo dito. Para, hindi niya i-next doon sa ating middleware. Right? So, kasi hindi niya makakover yung object na yun eh. Tama. Ayan, tama. Yun. So, ba't gano'n? Yan. So, yun ang logic natin dyan, guys. So, if natin, dito, guys, makikita mo na to, madidecode mo na yun. Ito yung decoded na natin. Madidecode mo na yan, yung ating in-input doon. So, ano yung in-input natin kanina? Sub. Alright? Sub natin. Sige, check na natin. Paano ba mag-check? Sige, tuloy na natin, guys. Pakita ko na lang dito sa console.log.
decoded natin, right? So, ang lalabas lang kasi guys sa decoded natin ganito. Ito yung mismo object yung lalabas sa kanya, no? So, since object yung lalabas sa kanya, since mag-a-assign tayo dito ngayon, paano natin gagawin yun? Gusto ko i-check yung user. So, kailangan ko dito si user. Again, si user. Yun guys, kasi first time ko lang din ito nagawa eh. Kaya napapaisip ako eh. So, naka-live tayo ngayon. Never natin nagawa ito. And then, labas tayo ng isang folder. And then, hanapin natin si models. Models and user. No? So, yan. And then, sa user na yun, yan. Alright. So, dito, mag-let tayo ng user. So, mag-let ba tayo? Hindi naman tayo mag-update ng user. Constant natin, no? So, hindi tayo mag-update ng user. Constant natin, maliit na user, and then, away. Since nag-asynchronous tayo, guys, away tayo. Oops, mali. Dito, guys, nag-asynchronous ka dito, pero meron kang function pa ulit dito, no? So, gagana ba yung asynchronous natin? Hindi. Kailangan mo mag-assign dito ng asynchronous pa ulit. Right? Then, await natin. Equal lang natin to. And then, user dot find, no? Find, one. Kasi email yon eh. Email yung nilagay natin dun eh. So, email. And then, yung ating decoded dot email, no? So, yon guys, yung concept natin dun. So, decoded natin email, alright? Alright. Bakit nag-e-error ito? Bakit namumula ito? Hindi yan. Okay. Mawala na lang yan. Alright, nawala nga. So, yun guys. Pag-error naman natin. Ay, aray ko. Sakit. May sugat kasi ako guys. Nasimple lang kasi ako sa motor. Ayun. Hindi na nakapasok. Yun, user natin. Kung wala siya doon. Kung error siya. Mag-reject din siya. So, magbabato din siya ng reject. Alright? And then, kung meron naman, ang gagawin niya, kung success lahat, no? Ang gagawin niya, ito na guys, yung mag-a-assign tayo ng user, no? Sa request natin. So, yung user natin, ilalagay natin dito. Alright? Alright. Yan. Guys, pwede dito, hindi mo isama si, ano ah, si, kunyari ito, kaya natin. Kasi, Mongoose kasi merong select, no? Sa select na yon, meron tayong tinatawag na minus. Gusto ko, ayaw ko isama yung password. Huwag natin isama yung password. I-negative natin si password. Select natin, kumbaga, sineselect mo lahat, pero except kay password, right? So, pwede yan para hindi siya ma-declare dito. Para hindi siya ma-display yung password natin. Gusto natin, hindi natin naano yung password. And then, guys, kung resolve siya, so, kung wala na lahat, i-resolve natin siya. I-return natin siyang true. Na? True. Yan. Yan, tignan natin. Tingnan natin kung gumagana siya. So, authenticated lahat. So, is authenticated. Yung middleware natin is nasan na? Middleware natin, right? So, dito na yun, guys. Yung request natin, siguro mag-print tayo dito. Console.log. Pop natin. And then, yung ating user. Siguro request. Tawag natin request. Ang gusto ko sa request natin, iba to ko yung buong request natin, no? Para makita natin, guys. Para makikita nyo na hindi kasama yung password. And then, guys, paano natin to i-run yung middleware na to, no? So, dito, guys, hindi na ba natin, hindi na natin ginamit to pala. So, tanggalin na natin yan. Yun, guys. Yan, admin. So, paano natin ngayon i-run yung middleware natin? Easy lang yan, guys. So, dito, ito yung sinasabi natin kanina. Kaya tayo nag-ano, nasa na yun? Na, use of person natin. Controller. Person. Ay, hindi. Routes natin. Routes. Person. So, dito, guys, di-declare tayo ng middleware natin. So, kunin na natin si middleware, right? Yung middleware natin na yun, middleware, so, request natin siya. So,
para mapunta natin yung middleware, labas ka lang sa folder and then middleware. And middleware. And para makuha mo, so middleware and middleware ulit. Para mapasok natin yung mismong JavaScript niya. Middleware. So middleware. Ganon. And then, guys, paano gumagana si middleware, no? So, si middleware natin dito, guys, for example, yung sinasabi ko kanina ng get, dito natin ilalagay, no? Middleware dot, ano yun? Is admin, yung function mismo natin, kinukol natin, no? So, ayun, guys, yung sinasabi ko dito. Yung get natin, dadaan muna siya dito bago niya i-run yung function natin, no? So, yung middleware natin ito, meron siyang next, right? So, kung babalik mo dito, nasa yung middleware? Middleware natin, kung success siya, nag-satisfy siya sa lahat ng requirement natin, ini-next ka niya. Kung hindi, magbibigay siya ng false na return, na error, no? So, meaning, pag next ka niya, ini-next ka niya dito. Ngayon, kung nakakuha ka ng error, magre-return na agad siya dito. Hindi ka niya ipoposid na dito. So, kumbaga guys, i-restrict na natin yung ating laman na folder, no? So, paano, tignan nga natin kung gumagana siya. So, pag admin dapat, guys, pag nag-login ako, yung doon sa person, so nagpapopulate yung table ko, ha? Tingnan natin. Ngayon guys, ayun guys, makikita mo dito, lumabas na yung access token natin, no? So pupunta ako guys ngayon sa person. Sa person natin guys, makita natin, pag nagpopulate to, so tingnan natin kung magpapopulate siya. So, yun guys, tingnan natin. Yun, may na-encounter siya na error. Saan yung error niya? Unhandled promise rejection warning false. So, meron tayo na encounter na error. Na-reject natin kasi false na eh. So, meaning, hindi siya na-satisfy. Pero, ayun guys, so, ito yung laman ng ano natin. Ay, ito yung laman ng ano natin. Ito yun. Makita ko sa inyo. Ito yung laman ng decoded natin. So, meaning, dito, tingnan nga natin, select. Makahit yung select, wait nga natin. Run natin. Tingnan natin kung nawala yung ating, nawala. So, kailangan natin mag-login. Ito naman kasi si ano. Yan, tingnan natin. Yan, so true na siya, valid token na siya. So na-create na natin. So punta tayo kay person. Tingnan natin. Ano yung error niyang binama to? So wala pa rin, no? So meron pa rin tayong error. So hindi doon sa catch natin. Kasi hindi tayo gumamit dito, guys, ng ano. Hindi tayo gumamit dito ng mayroon naman tayong patch. Hindi dito. Sa ating middleware. Kasi hindi tayo gumamit dito guys ng catch. Yung try and catch. Nagamit nga tayo. Kasi hindi, wala siyang mabatuhan eh. Sabi niya doon. So, gamit tayo dito ng catch. Meron siya na encounter na error. Nakukuha niya yung error. Pero hindi niya maibato. Yung error. Ayan. So, tingnan natin. And then, ano natin, this.json.error, yan, yung ating error message. Alright, so tingnan natin ulit. Run natin, nakarun na siya. Ayan guys, so nag-stop na naman yung ating recording, nakakainis. Eh, pero okay naman, so nandito naman na tayo, so... tinitignan lang natin kung ano yung error niya, no? So, mag-login lang ulit ako dito. Ano naman to pinag-open niya? Magpapalit na nga ako ng skin recording. Ayoko ng ganyan. Ayan na naman, no? Naglolo ko na naman siya. Hindi ako makapagtuloy-tuloy. So, login tayo. Tignan natin. Sa login natin, Jomar. Pag nag-create siya dito, create siya dito. Tagal niya mag-create. Ayan. Nag-create na siya. Then, punta tayo sa person.
And then sa person na yon, ni-return niya ako false error, no? So meaning dito pa lang guys, ano yung false ko? Bakit ako niya pino-false? So dito, pino-false niya na ako saan yung authentication natin config. So dito, pino-false na ako dito. Decoded email user await. Tingnan nga natin guys kung nakukuha niya yung email. Ah, okay guys, kasi dito, sub kasi siya, hindi si email. So, dapat dito, eto nakasub, hindi siya email. Yun ang ano niya. So, yun ang tingkong na error niya. No? So, play lang natin ulit. And then, nag-e-error na yung front-end natin, gumagana natin logic, no? And then, mapalitan natin yan. So, Jomar. And then, nakita na natin. And then, person tayo. Makikita natin sa person, guys, pag true, yan. Meaning, admin ako naka-login, no? So, meaning, ni-run niya ako dito. Right? Right! Yun, guys. So, ngayon, punta mo naman, mag-register nga tayo, guys, ng ano. Register tayo ng, punta tayo sa registration. Mag-register tayo ng user. Tignan natin, no? So, mag-register tayo ng user. Pangalan natin, Tina. And then, Tina din dito. So, Tina@gmail.com. Right? Alright. Kayo na bahala guys mag-encrypt niya kung anong type mo. So, nag-successfully registered ako, no? So, pag mag-login ako guys, using itong Tina, tingnan natin ah. Mag-create akong panibagong access token. So, dito, pag nag-create ka niyan, Tina, and then na-create na natin, meron na tayong access token. And then, dito, punta tayo kay person. Tignan natin, guys. Sa person natin, guys, binabato ka niya error. Meaning, hindi ka niya katanggap-tanggap sa kanya. So, baguhin natin yung frontend para makita natin yung error. Kasi, sa frontend natin, guys, saan nga ba yun? Sa person yun. Sa person natin, dito sa get, no? So, eto, babaguhin lang natin. Maglalagay lang tayo dito ng ano. If result, if there is a result, and yung result na yun, kasi diba guys, pag error, nagbabato tayo ng object na error. And then, there is an error, question mark. Kung meron siyang error, console.log natin muna yung error. Bukod na topic natin guys, yung ating susunod, yung ating react.js. No? So, paano i-handle yung use context ang tuturo ko sa'yo. Maganda yun. So, error, yan. So, ayan guys. So, yan. Tignan natin. So, refresh ko lang dito. Error is not defined. Kasi, result.error. Result.error. Alright! So, refresh lang natin to. Nakikita natin dito. Sa person natin. No? So, ayan. Mayroon na siyang agad na error na encounter. Map value is not function. Kasi, wala pa tayong binibigay na ano na value. So, titay natin. So, mag-login tayo, i-login natin ngayon si, yung user natin, si Tina. So, pag na-login si Tina, guys, naka-login na siya, nakapag-create, napunta ko kay person. Makikita nyo dito, guys, ayan. Makikita mo dito, guys, hindi niya pinapulit yung ating table, right? Ang binigay niya sa atin, not permitted. Ano yung not permitted natin? Diba sa middleware natin, guys, meron tayong not permitted. Meaning, hindi siya admin user ako. Ay, di ba guys, remember, si Tina, user siya. Di sa user sa drugs, user dito sa ating login. Yan. So, dito, makikita nyo guys. So, guys, yun na, nag-work na yung ating ano, logic, no? So, tagal lang mag-load. Bakit gusto lang pakita sa inyo. And then, yan guys, hindi na siya nag-load, no? So, pag ni-refresh ko siya, and yan, refresh ko siya, ganun lang din siya. Not permitted. Hindi kanya. Pero pag nag-login ako, guys, papakita ko rin sa inyo paano mag-logout. Gagawin tayo ng function ng logout. So, pag nag-login ako, ang nilalagin ko naman ngayon is si Jomar. Yan. Tingnan natin. Kung si Jomar, yan. Plus, pupunta tayo sa person, dapat iloload niya yung table kasi admin ka. Right? So, dito guys, niloload niya yung table. So, nakakapag-delete ka din. Kasi admin ka. Ay, hindi ko pa nalagay pala ng restriction dun sa delete. So, yan. So, yun guys. Dito muna tayo sa get. Nakikita natin, no? So, pag admin ka na,
lumalabas na yung data mo. Pag user ka lang, hindi lalabas yung data. Tama? Kasi guys, dito, makikita mo dito, meron tayong identifier. Ito yung sinasabi ko. So, you don't need to create another schema for multiple user, no? So, you should, ano lang, create yung ating middleware, no? So, paano mo lang siya i-handle? So, maraming tanong sa akin kung paano siya i-handle. So, yan guys, makikita mo dito si Tinya is yung ating user. And then, yung Jomar natin is other admin. So, pag nag-login ako kay Jomar, ang gamit yung Jomar, nakakapag-login ako. Yun guys, for tonight lesson, so yun, na-identify natin, nakapag-create tayo ng user authentication, no? So, basically, using Bcrypt, no? So, actually, this is my first time, no? Walang practice-practice. First time ko lang siya kinode. Kung ano lang naisip ko. So, kinode ko lang dahil sa mga request nyo. And then, after ng Bcrypt natin, so, meron tayong hashing password, and then save sa database. And then, pag nag-login siya, i-compare naman niya yung password, no? So, pag true, pag tama yung exact yung password, so, mag-output siya ng true. And then, pag nag-output siya ng true, mag-create siya ng JWT token natin. Yung token natin, ina-attach natin sa cookies. Right? Yung cookies natin kasama sa ating request, which is ating mga buong yung ating header. So, sa para, tapos, pi-create tayo ng middleware, no? So, sa middleware na yun, i-decrypt naman natin yung ating JWT, no? So, i-verify natin siya kung tama, no? So, kung tama yung ating JWT, hindi siya nabago, tama yung key natin. And then, mag-return siya ng true, no? So, yun, tapos, gagawa tayo ng middleware natin. Middleware natin dito. So, ayun guys, sana natutunan nyo kung paano yung workflow nang naisip ko ngayon, no? So, actual, naisip ko lang kaninang hapon kung paano yung workflow niya. And then, this is my first time to code yung ating, yung gantong format. May JWT, may Bcrypt, kasi yung ginagamit ko is Passport.js and OAuth 2.0, no? So, ayun guys, sana may natutunan kayo for thesis. At ang recommended ko, kung gusto nyo, gamitin nyo yung program kung paano ginawa. And then, for production, so, I think, yung i-recommend ko lang, use yung mga, natin, tested na third-party library, no? Kasi, ang guys, yung sa mga third-party library natin, well-maintained siya. So, titingin ka lang doon sa mga well-maintained. Yung every month or every other month nag-update, no? So, yun guys, ang mga namomonitor yun. Kasi kung gumawa ka ng sarili mong logic, every time na may update si Node.js, kailangan mo i-update siya. And then, para kung meron kang vulnerabilities na nakita, kailangan mo siyang i-update, no? So, yun guys, ang kagandahan ng mga third-party library na subok na. So, secure na sila. No, so every time may makitang buktas, pinifix na nila or may nagre-recommend na sila. So na-update din kayo. So lahat. Depende. So kung large companies kayo, pwede kayong magtayo ng gumawa ng sarili ninyong logic for the user authentication. So maganda din 'yon kasi kayo lang nakakaalam kung paano. So basta well-maintained lang din yung program natin. Every time may update si Node.js, dapat i-update kasi nagde-depreciate 'yan, guys. Yung mga functionality natin, guys. Nag-depreciate yan, no? So, yun lang din ang mapapayo ko for now. And then, yun. So, sobrang haba ng topic natin for tonight. So, napagod ako kakasalita. Yun guys, sana may natutunan kayo sa aking lesson. And then, thank you guys for listening. And sana nakatulong ako sa inyo for user authentication and creating middleware. Alright! Thank you, thank you. Magandang gabi. Bye. Thank you guys.